Sports alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Hoy, good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuesday po ngayon, Martes, June 22, 2021. O bago ko makalimutan ha, dahil June 22 ngayon, may birthday pala ho ng aking pong kuya mula po dyan sa Davao City, si Alfredo Wiggy Santos Jr. Ayun, kuya, happy birthday sa iyo ha. Baka makalimutan ko pa sa dulo. Batiin na kita ngayon. I'm sure nakikinig ang ating pong ang eldest namin sa aming pong magkakapatid, mga siblings. Happy birthday, Kuya Wiggy, ha? Wiggy Santos. Isa po siyang medical technologist po dyan sa Davao City. At siya po ay kabilang po sa mga medical frontliners po natin. Tol, ingat ka. Huwag kang hawa ng COVID-19. Alam namin na very exposed po ang mga medical technologists dahil sila po yung ano, no? Sila po yung nagsusuri ho ng mga, ang tawag nito, yung mga samples po na kinukuha po mga, samples galing po sa mga pasyente. So, ingat po, tol, ha? And happy birthday. Wish ko, tumagal ka pa at humaba pa ang buhay mo at take care always. Cheers! Okay, happy birthday. Anyway, ngayong araw po na ito ng Tuesday, ba kanina ho, medyo maulan na. Itong paalala ho natin sa ating mga kababayan, mga apor, mga ating po mga frontline workers na ngayon po, ay yun, specimen, tama ka, Miss Nancy. Sample, hindi pala sample, specimen, yun. Tama ka. Okay, kaninang gabi, no? Kagabi at kanina pong madaling araw, medyo malakas pa rin pong ulan. Kaya sa ating pong mga kababayan, ha, sa mga lalabas ngayon, na meron pong mga trabaho, mga apor, mga frontline na economic frontliners natin. Abay, huwag mong kalimutan na magdala ho kayo ng mga panangga dahil nga sa patuloy po ngayon pag-iral ng southwest monsoon. Habagat na ngayon, maulan. Grabe mga buhos ang ulan ngayon. Kaya kailangan po tayo ay mag-ingat at bawal ho magkasakit. Dahil ngayon nga ho yung mga lagnat-lagnat na dulot po ng mga pag-ulan. Pwede po yung humantong po sa COVID. Dahil nga po, magka-related lamang po yung mga sintomas po ng lagnat o di kaya ng mga konting lagnat lamang, maaring kayo po ay pwedeng humantong sa COVID-19. So mag-ingat po tayo, ha? Huwag magpa-ulan at magdala na ho ng inyo po mga panangga, mga raincoat, ano po pwede ho ninyong dalhin po para ho kayo po ay hindi po mabasa ng ulan. At sa mga nasa mga ahensya ng gobyerno na namamahala po sa flood control ho natin. Ako, MMDA, ayusin niyo po ang inyo pong mga ano, ha. Paki-check ang inyo pong mga pumping station kung gumagana. Dahil nga po kapag mga ganito pong panahon na tag-ulan, lagi po tayo binibisita po ng habagat, sigurado pong babahain na naman po ang Metro Manila. Magiging underworld na naman po, water world na naman po tayo dito sa ating pong lugar dito po sa NCR region. Okay? So pwede ho, pakigana na ho ang inyo pong mga trabahador, mga MMDA staff para at least linisin po ang mga tributaries po natin para iwas po sa mga pagbaha sa ating pong mga kalsada. Okay, oy, ang dami natin pag-usapan ha dahil nga po ang ating pong Pangulong Duterte ay nagkaroon po siya ng talk to the people kagabi at ang dami ho niya mga binanggit. Apat po to ang aking pong inihanda ngayon sa inyo. Apat po na mga paksa ang ating pong tatalakayin ngayon at meron po tayong inimbita po in every topic po. Unang-una siguro po sa topic nito, apat ha. Una, ang mandatory usage po ng face shield. Ang pangalawa, yung usapin sa face-to-face classes
Mamaya po yung makakasama natin si Senator Sherwin Gatchalian at the same time ang kinatawan po ng Teachers Dignity Coalition na si Kabenjo Basas, ang chairperson po nila, para pag-usapan po natin ito pong naging pasap po ng Pangulong Duterte na wala muna, ala muna face-to-face classes para sa ating po mga kabataan. At the same time, tanong natin kung kailan bang opening of classes. Ano ba ang conducive na panahon para ho magbalik ang klase ho na ating po mga estudyante? We have 27 million students. At ang sabi nga po ni Secretary Briones, kapag ang edukasyon na ating po mga kabataan ay hindi po mabibigyan ng importansya o prioridad, maaring malilink po yan sa pagbagsak ng ating pong ekonomiya. Sabi nga po ni Secretary Briones, ang edukasyon at ang ekonomiya ay magka-link lamang daw ho yan. Kailangan talaga pag-ibayuhin natin ang edukasyon ng ating pong mga kabataan. Pero ang tanong, dahil nga ho, patuloy pa rin pong state of emergency, meron pa rin po tayong problema sa COVID-19, hindi po natin pwede pong isugal ang kaligtasan po ng ating pong mga kabataan. So, dapat po ay maghanda. Kaya tanong natin ho mamaya kay Senator Sherwin Gatchalian, ano ho ba mga plano ho ba sa ating po mga nasa Kongreso ngayon? Dahil nga, nasa batas, kailangan sundin ang takdang na panahon kung kailan ho magbubukas. Ang alam ko daw ho, mukhang mahaba-haba pang bakasyon natin mga kabataan. Kung ang mga nasa public schools, sa July pa ho yata matatapos sa kanilang klase, no? Pero kailan kaya ang balik nila? Will it be this August or iuurong na naman ho yan? Maantala na naman ang pagbubukas ng kanila pong klase dahil nga po, late na nga po sila nag-start po nung pong last school year. So mamaya po yung pag-usapan natin. Pangatlong topic, ang dami natin pag-usapan. Ito pong pagsampaho ng kaso or humingi po ng legal opinion ang dalawa pong abogado ho dyan sa Cebu. Itong two Cebu-based lawyers requesting the trial court in Cebu to declare a resolution from the national government's anti-COVID-19 task force ineffective daw ho. Nako, meron pong nga sinabi pong Pangulong Duterte ukol ho dyan at mamaya po ipaparinig ko po sa inyo. Ewan ko, ano ba naisip nitong mga abogadong ito kung bakit pa nila kukontrahin ang naging pong utos ng national government. Yan pong na pinag-uusapan lamang ho nila. Gusto nilang, syempre, mukhang pumapabori ho yata sila dito sa ordinansa ho ng Cebu government. Ito po yung provincial government po ng Cebu na ayaw ho nilang makinig sa national government. Parang ganun ang gusto ho nila. Kapag ang local courts po ay maglalabas po ng kanila pong resolution do dito sa inihain pong request nito pong dalawang abogado nito, nako, magkakaroon po tayo ng impasse po dyan. Biro mo, susuwayin mo ang utos ng national government, sino ba masusunod doon dito? Ha? Sino ba pinakamataas na utos? Di ba ang Pangulo? Pwedeng anuin po yan yung mga ordinansa na yan na hindi sundin dahil nga meron po tayong problema. State of emergency po tayo. Mamaya po italakayin natin yan mamaya. At yung pang-apat, ito, meron pong panawagan natin po Pangulo Duterte sa mga ayaw daw magpabakuna. Nako, meron po siyang babala. Mamaya po, tunghayan po ninyo kung ano po ang kanya pong babala ho sa inyo. Anyway, simulan po natin ang face shield. Itong face shield po nito ay meron po mga mungkahi ang ilang po mga local chief executive na kumaari daw po ay huwag na hong gawing mandatory ang pagsusot po ng face shield. Dahil nga, ito daw po ay una ay doble gastos toho sa ilang po natin mga babayan at tinitiyak ko nila na bumababa naman daw ho ang kaso daw ho natin sa Pilipinas sa COVID-19 pero hindi iba ho ang lumabas po sa mga datos ho ngayon na ating pong nasa kagawaran po ng kalusugan. Pero ano ninyo, ito pakita ko po sa inyo. Meron pong apat po bagong Delta variant. Ano ibig sabihin po niyan? 'Di ba ito po yung D variant po, Delta variant, ito po ay galing po sa India. Ito daw po ay makapaminsala. Ito daw po ay mabagsik na variant po ng COVID-19. At kapag yan po ay hindi ho natin pinansin at tayo po ay nagluwag sa ating po mga restrictions, sa ating po mga proteksyon, abay tayo po ay malalagay po sa alanganin na tayo po ay posibleng maging India. Kita ho ninyo, ano ba ho yung mga lugar na meron pong pagtaas po ng bilang ng D variant?
Oh, ito, papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga rehiyon na meron pong D variant. Ha? Bagamat kontrolado naman ho natin, pero sabi ho dito, meron pong apat na naitala. Ito po yung mga returning overseas Filipinos. Nako, kapag yan po hindi po nabantayan, ay sigurado pong maghahasik ng lagim po yan sa mga rehiyon po natin. Pero mataas pa rin po yung Alpha, ito po yung UK, at Beta variant, ito po yung South African. Kita ho ninyo, so sa mga regions po, meron po kayong mga ano, regions 2, meron po kayong dalawang Alpha variant. Region 3, meron po kayong apat na Alpha, at meron kayong isang Beta variant. Region 9, meron pong 6 na Beta variant. Sa Region 10, meron po kayong dalawang Beta variant. Sa Region 11, ito po sa Southern Mindanao, sa Davao area, 3 ang Alpha variant, 11 Beta variant. Sa NCR, meron po tayong 3 na Alpha variant. Ito pong returning OFWs, ito nga ho yun, no? 4 nga po na Delta variant. Yan ang kinakatakutan ho natin. Kaya, ang sabi po ng Pangulong Duterte na mas maigi po ituloy ang protection po para sa ating mga kababayan at huwag hong tanggalin ang face shield. Pakinggan po natin ang kanya po naging tinig. We said really to go back to real practice because of this danger caused by the D variant. Kung wala na sana yan, especially I said with the narrative that those with it in the international news and even dito sa locally, it's scary. So, I cannot afford to place the nation, the national interest of the republic by just, sometimes adopting this and being lenient to this. I said, I know that it is a very tedious, if you may, but it is really to prevent a disaster of our nation. Ayun. Thank you so much, Mr. President, that nakinig po siya sa naging recommendation po ng ating po mga medical workers. At ang sabi nga po, ay hindi pwede tayo magbaba ng ating pong gwardiya. Ha? Hindi po tayo dapat magpakampante dahil nga nandyan pa rin po ang banta ng ilang pong mga variants po ng COVID-19 na posibleng kumalat po yan. Ano man lang yun, sa akin lang naman po ha. Ano man lang yun, matagal na ho natin daladala po yung face shield na yan, tuloy-tuloy na ho natin. Bilang proteksyon naman po yan. Hindi naman siguro po nakakasagabal po yan sa inyo pong lakad. Kung tutusin, yan po ay magbibigay talaga ho ng dagdag na proteksyon. Kaysa naman na yung face mask na suot po ninyo, ang sabi nga ho ng ilang po mga eksperto, kung ayaw nyo ng face shield, dagdagan ho din ninyo ang inyo pong face mask. Baka naman na hindi rin ako makahiga ho yan. Diba? Kung dala-dalawa ho yung inyo pong face mask. At least ito, face shield, at nakukover po ang inyo pong mukha ng face shield. So, wag na ho natin pagtalunan pa ho yan. Gawin na ho natin yan hanggat maaring mabakunahan na po ang buong Pilipinas, mga kababayan natin, that's the time siguro po na tayo po'y pwede na ho magtanggal ng ating pong protection sa mukha. Di ba? Madali naman siguro po intindihin po yan. Ha? Hindi po kagustuhan po ng Pangulong Duterte po yan. Hindi po yan sa usapin na maaring meron pong kumikita po dyan. Hindi po. Ito po'y recommended po ng mga medical experts. Ang ating Pangulo naman po, hindi naman po to sa kanya pong kagustuhan lamang. Hindi po yan sa kanya pong mga kapritsuhan po niya. Hindi ho eh. Ito po ay recommended ng mga medical experts. Meron po siyang a panel of experts po ng mga doktor na nagsasabi na ito po, Mr. President, ang dapat po natin gawin. Kung meron po mga kailangan na natanggalin na po yan, wag ho sir. Delikado po yan. Maaring pong pag tinanggal natin ang isa po nating proteksyon, maaring tumaas po ang bilang natin po mga kaso po sa COVID-19. So yan po. Ang ating po mga face shield, sana po, bit-bit pa rin po ninyo yan. Ha? Kung saan ma kayo lupalo pumunta, huwag nyo pong kalimutan, indoor or outdoor, suot pa rin po ninyo ang face shield. Importante po yan. Ha? Tandaan nyo ninyo. At kapag tayo po ay nagbaba ng ating pong depensa, sigurado po, isa ho sa inyo ay mabibiktima po ng COVID-19. Okay, pangalawa, ito ating po pag-uusapan. Ang tungkol po sa face-to-face classes.
Ano ba ho ang naging pasapo natin po Pangulong Duterte dito? Dahil nga po ay nirequest po ng Department of Education na kung maaari daw po ay simula na ang face-to-face classes. Dahil nga to ay dalawang bagay po binanggit ni Secretary Briones. Isa ay dahil nga po sa ito po ay nakalink daw ho sa ekonomiya ang edukasyon ho natin sa ating po mga kabataan. We have 27 million students and 84,000 teachers. Bagamat sila po ay naintindihan naman nila na nakabubuti po na proteksyonan po natin ang ating pong mga kabataan at ating pong mga teachers. Pero ano ba ang naging tugon po ng ating pong Pangulong Duterte sa request na face-to-face classes at opening classes? Pakinggan po natin. Ang sa ano ma'am, sa dito sa face-to-face, I think I am not inclined to agree with you. I'm sorry, but mahirap. I cannot gamble on the health of the children. I hope you understand. Yon, yung po naging pong tinig at tugon ng ating Pangulong Duterte sa request ng Department of Education. At sa puntong ito, ikausapin po natin, walang iba kundi ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Walang iba kundi si Ka Benjo Basas. Ka Benjo, magandang umaga, sir. Siya Alex Santos po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Alex. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig po sa akin. Opo, Ka Benjo, I'm sure narinig ko ninyo, naging tugon ng Pangulo. Mukhang tinanggihan po niya, naging request po ng Department of Education with regards po sa face-to-face na hiling ho nila. What's your comment on that, Ka Benjo? Well, siguro, pang ilang beses na to, no, na tinurn down ng Pangulo yung proposal ng DepEd for at least a limited, no, face-to-face classes. Limited naman yan eh, no? So, may mga in-identify yung DepEd na mga schools or communities na pwedeng magsimula. Supposedly, yung kaya nga tinatawag nila na limited, no? At, by selection process yan, ano, na napakahaba. Well, anyway, hindi naman po natin na masisisi yung Pangulo because, of course, yung ating Pangulo naman, ano, for this specific matter naman, ay nagde-desisyon, ano, patay doon sa expert recommendations po, no, nung ating mga of course, health authorities, ano po, no. So, kaya, sa tingin ko, ganun talaga po, no, yun ay isang wise decision din naman, ano, na masasabi natin. And all the more, of course, no, the DepEd should be prepared, no, doon sa maaaring makaharapin uli ng mga problema, no, like, of course, no, itong mga dinanas natin, ano, since October, no, yun naman yung challenge, no, sa Department of Education. At so, Sir Alex, no, if ever, no, kung nakasakali naman, ano, na matutuloy itong limited face-to-face, no, ay talagang limited to, no? kaunti, no, nung mga eskwelahan, ano, na makakasama dito, no? Yung figure ay nag-iiba-iba, eh, no? Over the several hearings, no, sa House at saka Senate, no, ay nag-iiba-iba yung figure, bumababa, tumataas, but nevertheless, no, napakaliit na porsyento ito, no? And these are the schools talaga, no, na masabi nating low risk or no cases, no, of COVID at all, no, dun sa kanilang mga community. Oo. No? Nakikita siguro ng DepEd siguro, Ka Benjo, na kapag hindi talaga naipatupad ang face-to-face classes, kayo rin po ba with the same thinking na hindi matuturuan ng tama at yung edukasyon na makukuha ng ating mga kabataan kapag hindi face-to-face, talagang maapektuhan. Tama po ba? Oo naman. Ever since naman yan ang sinasabi namin, ano, napakahirap naman itong sinubukan nating system na ito, no? And we've been doing this, no, since October 2020. Tapos nag-a-adjust yung ating school calendar, no? And right now, hanggang July 10, ano, so that's less than a month, no? Matatapos na yung ating school year. And yes, no, if we are going to assess po, no, the I would say the quality, no, or the output, no, ng ating mga bata, eh, talagang pagirid po talaga, no, while the DepEd continuously, no,
niyayabang nila, no, if I may use the term, no, na mataas yung output ng mga bata, eh iba yung nangyayari sa ground, no. And sabi nga namin, tama ka dyan, Sir Alex, no, sabi nga namin, no, kung sinasabi ng DepEd na more than 95% or more than well, at one point may 97% yung nakapasa, na may mga ganung sinasabi, no, eh bakit natin kailangan bumalik sa face to face? Eh mas maganda pa na ito, di ba? At hindi na natin inaabot yung mga ganyan, ano, nung mga naka lipas na taon, ano, na meron tayong, well, traditional, no, na face to face, no, Islamist. Pero well, tama yung binabanggit niya, na napakahirap pa na diyan, no, magturo, no, at napakahirap matuto, no, at the same time, no, dito sa uri ng sistema na ginagawa natin ngayon. Oh, dahil nga isa sa mga tinitingnan ng ating Pangulong Duterte, ka Benjo, ay hindi pa daw ho nabakunahan ang ating po mga estudyante, especially po yung mga nasa murang edad pa lamang, at maaring sila po ay malalantad po sa sakit. Ay kawawa naman, no? So, tuloy ang online classes pa rin natin. Pero sa mga teachers po, I'm sure kayo rin po, ang bulk ng problema ay mga teachers, dahil parang hindi yung kayo ano dito eh, hindi kayo sanay sa online na teaching, no, more on ano talaga kayo, face to face. At least nakikita ninyo yung mga actuations po ng ilan po natin mga estudyante, di ba, ka Benjo? Tama po, no, everybody naman po is trained, no, for a face to face teaching and learning process, no. Wala naman talaga naka-ready dito, ito naman ang ginawa lang alternative at pang-talo, no, doon sa, well, because we are in this situation of this pandemic, kaya naman napakahirap talaga, ano po, no. So, isang concern din po yan, ano, yung mga bata hanggang ngayon ay hindi naman na pinalalabas, no, at hindi naman din, well, ang sabi ng Pangulo, ever since, ang sabi niya, eh, no vaccine, eh, no face-to-face classes, diba? Yeah. In fact, ang una niyang sinabi, no vaccine, no schooling, eh, no, may notify lang yan later on, ano, at, ang tinutukoy daw na schooling dyan ay yung face-to-face schooling. Well, sige, gano'n na nga yan, ano po, no? Ang mangyayari po dyan ay kailan pa, no? Kasi wala po sa plano, no, nung ating ng gobyerno sa kabuuan, no, yung at least wala pa, no, yung pagbabakuna sa mga bata. And in fact, no, dun sa mga lumulutang, no, ng mga brand, no, ng mga bakuna, no, ng mga ng mga na-produce ng mga bakuna, eh marami dito hindi pa naman talaga pupwede, no, doon sa mga bata. Well, kahit naman sa ibang bansa, no, hindi pa naman talaga nagbabakuna sa mga bata. Maliban sa ilang mayayaman talagang bansa. Kung ano man ang natutunan natin dito sa online classes natin, online education sa nakalipas pong ilang buwan, wala na nagsimula po tayo nung po Oktubre, nung po nakalipas pong taon, ano ang pwede pang improve sa tingin ninyo, ka Benjo? Well, siguro dalawa po kasi ito, no, Sir Alex. No, una, itong tinatawag na blended learning or distance learning platform ng Department of Education. Dalawa ito, no, basically, no, we have the online, no, na napaka-dependent sa gadget at sa internet connectivity, sa internet access, no. Pangalawa, yung modular, no, na napaka-dependent solely, no, doon sa mga papel, printed papers, no, printed self-learning module. So, well, kung gusto po natin talaga na maayos ito, eh, ayusin natin, ano, yung access ng mga bata at ng mga teacher din, ano, doon sa internet connectivity at doon po sa tinatawag natin ng mga gadget, no, may cellphone ba sila, may smartphones ba sila, meron ba silang laptop, no, may tablet ba, no. So kinakailangan sagutin po natin yan. So ang binibigay po natin na platform, no, ay online, no, doon sa mga bata, no. So at yung mga teacher natin ay binibigyan natin, ano, ng mas maayos, no, na supplies, no, na like libreng internet connection at libreng laptop din, no. Pangalawa, doon naman po sa modular, abay siguruhin natin, ano, na yung modules natin ay dumadating on time. Na ang modules natin ay naibibigay natin sa bawat isang bata, lalo na doon sa mga bata na nasa malalayong mga lugar. No? Yan yung hindi nagawa ng Department of Education, eh. Ano po, no? So hindi natin nabigay ang modules. No? Maraming mga bata hindi nabigay ng modules. Yan ang dahilan kung bakit nag-abono yung mga teacher natin, yung mga schools, no? Yung mga magulang themselves, no? At sa mga LGUs po natin, mga barangay, ano po, no, nagbayanihan, ano po, para magpapagawa ng mga modules po na ito, no. Ito'y malayo, no,
doon sa sinasabi ng DepEd, no, kung maaalala niyo sa Alex, no, bago ang October, no, in fact, September, supposed August, no, supposedly yung August 2020, no, yung original na opening ng klase, ang sinasabi ng DepEd dyan ay naka-ready, no? Kung naka-ready, no, nung mga panahon na yun, eh bakit hanggang ngayon walang modules, no? Third quarter, natapos ang third quarter na walang module, no? Fourth quarter, patapos na ang fourth quarter, wala pa rin module sa maraming mga paaralan, ano, at mga division. So, yung mga ganito po, dapat i-address po ito, no, Sir Alex, no? Especially, of course, no, if you are going to use, again, no, this system of learning, no, which is, yun nga, no, distance learning platforms po na gagamitin natin, no, for the school year 2021-2022. Eh dapat ayusin, no, especially po yung mga errors. Yes, yes sir, no. Hindi ko pa nabanggit yan, ano po, no. So yan, that's another thing, no. At that is a major thing po, no, na dapat i-address, yeah, po ng DepEd. Okay. So Guru, with that, Kabenjo, thank you so much. At kumusta? July 10 ba matatapos ang mga nasa public schools, no? Yes sir. July 10 po ang ating public basic education po. In your ano, in your assessment, from 1 to 10, ano ang pwedeng yung grado sa mga estudyante po nagtapos this school year? Siguro baka 50% lang po yung nakuha nila ng mga inaasahan po natin, ano. Itong supposed learning competencies po na ito ay na inaasahan sa mga bata po, no, ay nireduce na po ito ng Department of Education, ano, because of this limited niya, ano, na interaction, ano, ng teacher at ng bata, ano. Pero based on that po, no, sa tingin ko, ako po, this is my personal assessment, no, this is not official, no, sa TDC po, sa tingin ko po ay baka 50% lang nung inaasahan natin, ano, tutunan ng mga bata ang nakuha nila, ano, and the passing rate should be 75%. Kaya hindi po pumasok sa tingin ko. Yun yung masaklap, no, na parang talagang nairaos man, naipasa yung bata, pero kulang pa rin po ang kanyang kaalaman. Parang ganun. Opo. This is a token year, no, sa totoong buhay niya. Yun po ang okay. Masaklap sa katotohanan. Nako, napakasaklap talaga. Kabenjo, thank you so much, ha, sa inyong panahon dito sa DWIC. Thank you, sir. Yes, sir, Alex. No? Lagi pong pangsalamat po yung nasa inyo po. Salamat po. Si Kabenjo Basas po ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. At anytime may makakasama mo natin mamaya, kung ready na si, ano, Senator Gatchalian, no, para at least dahil siya po ang committee chair dyan po sa Senado sa mataas na kabulan ng Kongreso, basic education po natin. Kanya pong linya po yan. So atin po siya makakausap. Okay, bago po si Senator, eh, kuha muna tayo ng report mula po kay Patrol 5, Aya Yupango. Kuyang, go ahead. Pare Alex, magandang umaga sa ating mga kababayan. Dahil sa bumabang bilang ng mga nagpapabakuna kasunod ng pansamantalang pagsuspended doon sa walk-in policy, muling pinayagan ni Manila Mayor Risco Moreno na bakunahan ang mga individual na magtutungo sa vaccination sites sa lungsod kahit hindi pa sila nagpaparehistro sa Manila vaccination na website. Paliwanag ng alkalde, kailangan mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga nagtutungo sa vaccination na sites, lalo na at maraming nakarehistro at inabisuhan na ng kanilang araw o petsa ng pagpababakuna. Ngunit hindi nakarating. Sa unang araw kahapon ng no walk-in ay umabot lamang sa 4,900 na katao ang nabakunahan at maraming slots ang hindi napuno. Kaya muling binuksan ng alkalde ang walk-in policy para sa mga voluntaryong nagtungo sa vaccination area. At dahil dito ay umabot sa 18,000 katao ang nabakunahan pasado alas 3 ng hapon hanggang kagabi. Kaugnay nito ay umaapila si Mayor Risco sa publiko na suportahan ang vaccination program ng lungsod para sa ikatatagumpay ng laban sa COVID-19. Tiniyak ni Moreno
na magpapatupad pa ng mga solusyon sa mga susunod na araw upang malutas ang nararanasang krisis o pandemya. Inikayat ng alkalde ang bawat Manilenyo na makiayon sa mga programa ng lusod tungkol sa ikakamit ng herd immunity sa susunod na buwan o Hulyo taong kasalukuyan. Samantala, ngayong araw ay pagpapatuloy ang vaccination program ng Manila LGU sa indigent sector o yung A5 priority group. Gagawin ang unang dose ng bakuna sa 6 na vaccination sites sa District 1 at District 5 na may tig 2,500 doses na inilaan sa bawat vaccination site. Makakatanggap naman ang kanilang unang dose ng bakuna ang mga kabilang sa A1, A2, A3, A4 at A5 priority groups sa 4 na mall sites na may tig 2,500 doses at 6 na school site na may tigda 2,000 doses. It is patrol number 5 ay pangkatapulat sa implemento ng lakas, DWIC. Thank you, Kuyang. Napaka-epektibo pa lang ng walk-in. Kung yung pong mga nagpaparehistro po online, kung hindi man kayo darating, kung ayaw ninyo, talagang ibibigay na lang po yan sa ilan po na willing na magpabakuna. Mamaya nga po, ipaparinig ko po sa inyo yung naging pong mensahe ng Pangulong Duterte sa mga ayaw magpabakuna. Ah? Pero mo, nandiyan na nga, available na nga po yung bakuna, ayaw pa talaga. O kita nyo, nung ipinatupad po yung walk-in po dyan sa lungsod ng Maynila, o kita nyo, tumami. So ibig sabihin po, nag-aantay talaga ang taong bayan na bagamat na meron po tayong priority list, hindi naman natin tinatanggal ho yan. Pero kapag gusto ho ng isa pong local government unit na talagang ibigay na po yan sa mga willing, dapat ibigay na ho. Biro mo, from 4,000 umabot po ng 18,000, kita nyong sipa ng gusto ho magpabakuna. So dapat pala talaga, dapat talagang ibigay na ho natin. Para at least marami na ho sa ating mga kababayan ang mabigyan na ho ng protection. Kung yung iba ayaw, ito, siguro sabihin na natin kung ano po ang magiging kahinatnan ninyo kung ayaw ninyo magpabakuna. Ito po ang naging tinig po ng Pangulong Duterte sa mga ayaw pa rin magpabakuna. Ito nga yung gago na ayaw magpabakuna. And they are really the career. If you they can, travel from one place to another, carrying the virus and then contaminating other people. Ito yung ayaw magpabakuna kayo. Ayaw magpabakuna, ipabakuna ko yung sa bakuna ng baboy. Yung ivermectin. Yun ang ibakuna ko sa kanila. Tigas ng ulo eh. Don't get me wrong. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. Yan. At ang bakuna ay galing puso ko sa puwit mo. Ayun po, tinig po natin po Pangulong Duterte. Siguro nainis na rin po Pangulo, no, na marami ang umaayaw pa rin po magpabakuna. Ay, kayo yung mga umaayaw ho dyan, ayan. Yan na po ang naging utos ng Pangulo. Baka kayo po ipa-aresto, baka doon pa kayo mababakunahan sa loob po ng kulungan. Kayo talaga, sundin na ho natin. Kung panahon na ho ninyo na nasa priority list na ho kayo, go ahead. Take advantage po natin. Kayo na nga hong binibigyan ng prioridad tapos kayo pang may ayaw. Anyway, magbabalik po tayo. Oras natin, alas 6:35. Mamaya po yung makakasama natin si Senator Sherwin Gatchalian. At the same time, later on, yung pong problema po dyan sa Cebu. Yung pong mga abogado na nag-file ng kaso laban po sa IATF. Ako, ano kayang gusto nito? Gusto siguro magkaroon pa tayo ng problema po dyan sa pagpapatupad po ng mga batas na dapat po sundin po natin ang utos po ng national government. Huwag yung alis, magbabalik po tayo. IC sa alas sa East. IC sa alas sa East. Kasama si Alex Santos. Okay, sa oras na 6:37 na po ng umaga, balik po tayo dito po sa IC sa alas sa East sa DWIC. Good morning po sa mga nakikinig ngayon po, mga nanonood sa ating pong Facebook page, sa aking pong
sarili pong Facebook, FB. Meron din po tayo sa DWIZ 882. Padala ko kayo ng inyong pong shoutout at mamaya po ibabasahin po natin yan bago po tayo matapos po sa ating programa. Nasa linya ngayon po si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairperson po ng basic education po natin sa mataas sa kapulungan po ng Kongreso. Senator, good morning sir. Si Alex Santos po. Good morning Alex. Magandang umaga sa ating mga listeners. Okay. Senator, meron pong rekomendasyon ng DepEd na dapat daw po ay magkaroon na po ng face-to-face in a limited situation. Pero ang ating po Paulo Duterte ay parang tinanggihan po niya ito at wag daw ho dahil delikado para sa ating po mga estudyante at ating po mga guro. What's your take on that, Senator? Alex, isa lang po ang natutunan ko tungkol dito sa COVID-19. Itong COVID-19, napakahirap sabihin kung anong mangyayari. Walang katiyakan. Kung matatandaan natin nung January, nung Enero, parang bumubuti na yung ating sitwasyon. Dahil nga doon sa pagbuti ng sitwasyon, ang Senado naglabas ng isang resolusyon na nananawagan na ibalik o magkaroon tayo ng pilot testing sa pagbubukas ng face-to-face classes. Pero nung March, biglang tumaas yung kaso natin, no? At nag-ECQ tayo ulit at that time. So, ganun ulit ngayon, bumubuti ang sitwasyon natin ulit. In fact, nakita ko sa Metro Manila, ang laki ng ibinaba po ng kaso. Pero ang nakakatakot naman ngayon ay yung pagpasok ng tinatawag natin Delta variant. No, in fact, ngayong umaga lang, nagbabasa ako tungkol dito sa Delta variant. Ito yung galing sa India na sinasabi nila mabilis ang pagkalat. So, ako ay sumasang-ayon sa ating Pangulo dahil dito sa Delta variant. No? At itong Delta variant, dahil nakapasok sa ating bansa, mas maganda ng mag-ingat muna tayo. No? Dahil kung makikita natin, bumubuti nga ang sitwasyon dito sa NCR, pero sa Bismin naman ay tumataas ang kaso. Kaya napakahirap sabihin at habang hindi pa natin nababakunahan ng marami sa ating mga kababayan, tingin ko ipaubaya muna natin itong school year dahil patapos na Alex ang school year itong buwan, June, ay patapos na yung school year. Magbubukas tayo ulit ng August. Tingnan natin by August kung ano po ang sitwasyon ho natin. Okay. Senator, is there really a need to craft a new law with regards to this? Dahil kung talagang ito na ho yung magiging new normal ho na ng mga estudyante at mga guro, siguro mas kailangan ho bang may kakibat po itong batas, sir? Hindi naman kailangan na. Pero ang kailangan natin dito ay isipin mabuti kung ano ba yung ating natutunan tungkol dito sa virus at kung ano ba ang impact nito, no, sa edukasyon ho natin. So makikita natin na kung walang itong virus na ito ay pwedeng itigil ang pag-aaral ng ating mga kabataan. At isa sa mga natutunan natin dito ang paggamit ng internet sa pag-aaral. Malaki kasi ang kaibahan ng pribado at ng pampublikong sitwasyon. For example, sa pribado, nakita ko, tuloy-tuloyin ka nilang pag-aaral dahil meron silang gadgets, may access sa internet. Sa public school, hindi ganyan. No? Napatigil tayo ng konti, bumuo tayo ng modules at yun ang ginagamit ng ating mga estudyante. Pero ang modules, hindi ganun ka-effective ng online learning. Dahil online, kahit papano, ay nakikita mo yung guro mo, nakikipag-uusap po sa guro mo, pero sa module, ang kausap mo, sarili mo. Kaya yung pag-aaral sa modules, hindi kasing effective ng online. At isa sa mga natutunan natin dito, dapat kahit na wala ng pandemya, gumamit tayo ng internet sa pagtuturo. Oho. With that disparity po, Senator, dahil maaaring maagrabyado ho dito yung mga nag-aaral po sa mga public schools, dahil nga, through modules po sila, hindi tulad po sa mga private schools, dahil po may kakayahan po magbayad ang mga magulang nila, mataas po ang edukasyon na nakukuha ho nila. What will happen to our students po niyan, sir? Kapag meron pong ganun pong disparity or parang may kakulangan doon po sa kabilang banda, sir?
Yan po ang kinakatukutan ko, no, na nagkakaroon po ng gap na tinatawag natin, no, disparity, na yung mga may kaya at pumapasok sa mga eskwelahan na may internet ay natututo at hindi nakaka-apekto itong pandemya sa kanila. Pero sa ating public school, naiiwanan, lalo na sa mga malalayang lugar. At yun ang ayaw natin mangyari dahil pagdating sa edukasyon, dapat pantay. No? Walang tinitignan kung anong estado ang iyong kabuhayan. Importante na pantay ang edukasyon na nakukuha. Pero ito yung kinakatakutan natin na nagkakaroon ng disparity o gap between the rich and the poor. At ang solusyon ho dyan ay makabalik tayo sa face-to-face dahil pag makabalik po ang public schools natin sa face-to-face, makakahabol sila. Pero ganun pa man, meron po akong isang panukala, ang tinatawag ho natin dito catch-up plan, na kahit na maiwanan po yung bata, no, sa pag-aaral, let's say hindi siya natututo, no, dahil nasa bahay lang siya, gagawa ng isang programa para sa kanya para makahabol. Ang importante yung tinatawag na catch-up o remedial. Meron na tayong remedial eh. Pero yung remedial hindi ganun kalawak, dapat palawakin pa. Oho. Pati siguro Senator, no, if I may suggest, siguro yung kahandaan rin po ng ating pong DepEd, sir, baka sila rin po may pagkukulang ho dito, Senator. In fairness naman sa DepEd, talagang ginagawa nila lahat ng kanila makakaya, no, para maturuan yung bata. Kahit na alam ko, like dito sa amin sa Valenzuela, kahit hindi makalabas ang guro o hindi pinapayagan magbahay-bahay, kung talaga nakikita nila yung bata hirap na hirap, for example, may batang hirap na hirap sa math, talagang sinasadya nila kahit na 30 minutes o 1 hour personal nilang pinupuntahan. Nung isang linggo lang, kausap po ilan sa mga guro natin, talagang hindi nila mapabayaan. Alam na sa likas sa puso ng ating mga guro, pag alam nila hirap yung bata, hindi nila mapapabayaan. So pinupuntahan nila with proper health protocols, naka-mask, naka-shield, at talagang pilit nilang tinuturuan para hindi maiwanan. Dahil ang nakakatakot, Alex, pag yung bata, for example, mask, hirap yung bata, at isang taon hindi siya tinuturuan, pagpasok niya, wala yan, nahihirapan talaga siya. At malaking chance na yung bata magda-drop out na lang kaysa mag-aral. Dahil ang bata, pag hindi nahihirapan, nawawalan ng gana eh. At yun ang ayaw natin mangyari, na maiwanan siya dahil isang taon niya hindi nakikita yung kanyang guro. Oo. Nako, ang ano pa naman natin, Senator, kayo pa naman, ang prioridad ho ninyo, talagang i-boost ang education po natin po mga kabataan. Para at least, ang ilan po sa atin, makaahon po sa kahirapan. Di ba yan naman talagang punto de vista ho kung bakit tayo po, prioridad po natin, edukasyon po, Senator. Tama, Alex. Bago pa man pumasok yung pandemya, kung matatandaan natin nung katapusan ng 2019, lumabas yung PISA. Yung PISA, isang international examination. At ang ating bansa, last sa loob ng 270 plus countries, tayo pinakahuli sa reading, math, and science. At bago pa man pumasok ang pandemya, ano na tayo? Kumbaga, hirap na tayo pagdating sa kalidad, no? Hindi lang naman sapat po nag-aaral ang bata, dapat yung itinuturo sa kanya at yung kanyang napag-aaralan, magaling at nagagamit niya. Pero noong 2019 pa lang, alam na natin na hirap talaga, no, yung bata, at yung quality na tinatawag natin ng ating edukasyon ay nasa dulo ho tayo. Okay. Siguro panghuli, Senator, ang inyo pong panawagan na lamang siguro sa mga magulang at ating pong mga estudyante at guro. Go ahead, sir. Isa lang ang panawagan ko sa ating mga magulang at sa ating mga guro, magpapakuna na tayo. Huwag na tayo mag-alinlangan. Kung available na yung bakuna sa kanilang lokal na pamahalaan, magpabakuna na tayo. Dahil yun lang talaga ang bukod tanging makakabalik tayo sa face-to-face classes. Kung mas maraming nagpabakuna, lalo na mga guro natin at mga magulang natin, at mas maganda ho, makakabalik tayo sa face-to-face. At isa pang tinutulak rin natin, sa lalong madaling panahon, Alex, mabakunahan na yung mga teenagers. Maraming bansa ay binabakuna na nila yung kanilang teenagers, no? Dahil nga, yung mga teenagers, isa sa pinakamadaling mahawaan rin, o nahahawaan rin sila.
At sa maraming bansa, sa Amerika ho, inumpisahan na nila yung kanilang teenagers. At dito sa atin, kung available na yung vaccine, eh dapat mabakunahan na rin po yung ating mga teenagers. By the way, Senator, kung by fourth quarter or third or fourth quarter po of this year, eh kung pwede na hong bakunahan po mga bata, is it okay ho ba sa inyo na tuloy na hong face-to-face? Oh, ako kung for example po, marami. Ang akin tinitingnan dito, kung akin na, personal ko, kung makapumalo tayo ng 50% ng ating populasyon, whether ano yes. yan, whether matatanda o bata, tingin ko pwede na tayo mas aggressive no sa face to face. Tingin ko pwede na tayo bumalik sa face to face. Tinitingnan ko kasi sa Amerika, 30% pa lang nagpa-party na sila eh. No, yung makikita natin nagse-celebrate sila, 30% pa lang eh nagbubukas na sila. So, sa obserbasyon ko, basta umabot na tayo, tingin ko sa atin ah, mga 40 to 50%. Eh, pwede na tayong bumalik sa face-to-face. Okay. Senator, thank you so much po for your time dito po sa DWNZ. Thank you, Alex. Salamat, sir. Thank you po. Thank you! Si Senator Sherwin Gatchalian po, ang chairperson po ng Senate Committee on Basic Education. Sabi nga ni Ma'am Nancy Remonde, sabi niya, some can read but they cannot understand what they are reading. Comprehension is so important in learning to achieve literacy rate. At ang sabi pa rin ni maganda kasi mga comment kasi na ano, no? Ni Ma'am Nancy. Ano? Asa ba yun? Ito. Dapat ang mga bata ganito, can read, can understand, and can comprehend what he or she is reading. Tama ka dyan, Ma'am Nancy, no? Dahil ang ilan kasi, naku po, hindi nga lang makabasa, hindi pa nakakaintindi kung anong binabasa nila. Short break lang po tayo, alas 6:49 na po na umaga. IC! Sa alas 6! PWIC! IC! Sa alas 6! Kasama si Alex Salford. Okay, nagpapalik po tayo. Kambyo tayo sa ating pong usapin. Ito yung tungkol po sa pagsampaho ng kaso nito pong dalawa pong abogado. Ang mga pangalan nila, ito po yung mga Cebu lawyers, sa sila Clarence Paul Uaminal at si Valentino Bacalso Jr. Through their legal counsel na si lawyer attorney Benjamin Cabrido. Sila po ay naghain po ng kaso ho dyan sa Cebu City Hall of Justice para mag-issue daw ho ng declaratory relief on resolution number 114 ng Interagency Task Force o yung IATF po natin. Eh, meron daw kasi hong mukhang gusto nilang kontrahin ito pong utos po ng national government. Bilang tugon po dyan, ito po naging pong sagot na Adibu Paulo Duterte tungkol po dyan sa usapin na baka maaring panghimasukan po to ng ilan po natin mga lower courts. Thank you, sir. So, the courts are put to notice that what we have here is a national emergency. That's why we came up with a proclamation declaring this pandemic is of national interest. So, yung mga korte, hindi naman sa'yo, huwag na lang ninyo ipalabas. Kasi magkakaroon tayo ng ano dyan, impasse. And I do not want to lock horns with the judiciary, I said, the respect of all. But there are times that, may panahon na, there is always a time that the courts can function normally and maybe grant injunctions and all. But this time, I said they are put to notice that hindi ako mapipigil. I will not obey the courts in the matter now of management the pandemic. I do not want anybody from any government agency or department messing up with a situation which is, I said, is being managed because it is very dangerous to the country. I advise the court. So, huwag na lang niya inabas. Kung may inabas na dyan, talagang, there is a rope.
And I'll be forced, I will just say that I am here to protect the people. And for as long as I'm guided by reason, that will be factual, backed up by studies, then I will follow what the medical science will tell me. That is my answer. Ayun, maraming salamat po Mr. President. At sa puntong ito, makakasama natin si Undersecretary Epidensing ng DILG. Yusek, good morning sir. May buntag sir. May buntag Alex. Sa mga listeners and viewers ko nyo, magandang umaga po. Opo, Yusek, ano po magiging hakbang po ng DILG with regards po dito sa posibleng mangyari pong impasse? At sabi nga ng Pangulo, kung itutuloy po ng korte po niyan, mukhang there's a problem. Houston, we have a problem, sir. Hindi po. Malinaw po sa amin yung direktiba, no? In fact, sabi nga ni Pangulo, this is not really an issue of peace and justice, but an issue of protecting the healthcare of the people against COVID-19. Sana maintindihan ng ating mga kababayan sa Cebu at sa buong bansa, itong mga protocols na ginawa natin ay for purposes ay maprotektahan yung ating mga kababayan sa pagpasok nitong Delta variant, itong Indian virus na napakapanganib at napakamabilis na kumalat. Kung maganda po ang performance ng Cebu province sa kanilang pagtigil ng pagkalat ng COVID-19, then congratulations po. Pero wala po itong kinalaman sa protocol natin sa pagka-quarantine ng ating mga kababayan na umuwi ang 10 araw natin nilalagay dyan para masigurado natin bago pa man din sila maglakad-lakad sa ating bayan, malinis na po sa kanilang katawan ang COVID-19 virus. Yung po una, Alex. Pangalawa, Alex, yung provincial ordinance ng Cebu ay hindi applicable sa tri-cities ng Cebu. Ito ang Mandaue, Cebu City at Lapu-Lapu City. Kasi mga highly urbanized city po ito sila. So pwede nilang hindi sundin ang provincial ordinance na yan. At ang airport po ng Cebu ay nasa Lapu-Lapu City. At ang Lapu-Lapu City Airport ay kontrolado rin ng national government. Pati po lahat ng mga hotels sa tatlong syudad ng Cebu, sa Cebu province, ng highly urbanized city, na kontrolado din ang policies ng national government. Pwede talagang i-ignore ang provincial ordinance dahil hindi po sila applicable sa sitwasyon na ito. Oho. So, may binanggit po ang Pangulong Duterte na dapat po ang DILG will really do something about this. Paano ho ninyo i-handle po si Governor Gwen Garcia, sir? Well, una sa lahat, nagkakaroon na ng pag-uusap sa kanya, no, na pati na rin ang provincial board na palitan nila yung provision kasi ang nagiging issue lang naman dyan, Alex, is yung specific provision ng ordinansa at executive order na upon arrival, isi-swap ka. Pagdating negative ka on the third day, pwede ka lang palabasin para bumalik sa iyong bahay para mag-home quarantine at or umuwi dun sa LGU kung saan ka pupunta. Yun specifically ang problema. Hindi talaga yung swabbing upon arrival, yung pagpapalabas sa iyo sa ikatlong araw kung ikaw ay nag-negative. Kasi base po sa pag-aaral ng ating mga health experts, ng ating mga scientific ko, pag unang araw kang dumating, maaaring hindi yan mahagip ng RT-PCR. Meron kang COVID-19, no? Ang pinakamataas na araw kung saan yung tinatawag nating viral load na lalabas sa katawan mo is on the 7th day. So doon mo talaga mahahagip kung meron kang virus sa katawan mo o hindi. At para sa ating mga kalaman, nakapasok na ang Delta virus sa ating bansa. 17 kaso na po tayo. At doon sa 17 kaso, isa na pong namatay. Ang nakakatakot po dyan ay kung umalat ito at maging community transmission. At yan gusto natin tigilan. Oho. Is there a call from the DILG, sir, na dapat pong i-withdraw itong ordinansang ito? Parang ganun po ba yun, sir? Tama po yan. Pwede lang i-amend yung provision na yun sa ordinansa, tanggalin yung pagpapalabas ng ating mga returning overseas Filipino workers on the third day. Although inuulit ko, itong sa aming pananaw, itong provincial ordinance nito is not applicable. Well, sa Lapu-Lapu City ang ating mga kababayan na dumarating,
at sila po ay naka-quarantine po sa Cebu City at Mandawi City. Nalabas at hindi sakop ng probinsya ng Cebu. Pero dahil natalabas mo sila, ang isang ordinansa na violated sa ating mga IT protocols at violated sa pag-uutos sa ating Pangulo para maprotektaan yung ating mga kababayan sa pagkalat ng COVID-19, itong Delta virus specifically, the worst thing that can happen pag hindi pa yung makikinig yung ating provincial governor at itong mga provincial board members, sila'y papadala namin na show cause order para magpaliwanag kung bakit gusto nilang gawa ng isang o magpatupad ng isang protocol na hindi po naaayon sa pambansang gobyernong mga protocols considering that we are in a national public health emergency to which all local governments must align all their policies with that of the national government vis-a-vis health protocols against COVID-19. At Yusek, what constitute after the so-called order, pwede ho ba silang masuspend dito kapag hindi po akma ang mga sagot nila at paliwanag? Pwede po. In fact, kung nakita namin hindi katanggap-tanggap yung kanilang sagot, pwede po kami mag-file ng kaso sa Office of the President o sa Office of the Ombudsman with a prayer na sila'y suspindihin pansamantala habang sila'y nasa pwesto pa para hindi nila magamit ang pwesto para protektahan yung kanilang mga sarili dito sa kanilang paglabag sa mga health protocols ng ating bansa. Oho. Bukod tangi lang hong Cebu talaga, sir, no? Yun yung pong headache na ba ngayon ng Cebu, sir? Sakit sa ulo ba? Well, nakakainis lang doon kasi gusto natin magkaisa tayo sa ating health protocols and by science-based protocols po ito. Yes. Kaya po, ang national government ang nagdidikta ng protocols on health. Kasi nandito po yung mga scientifico, nandito yung mga experts para magbigay sa atin ng advice. Yung sa kanila sa Cebu, sa ating pananaw, medyo politika po, no? Kasi ang gusto niya magkaroon ng yung mga umuwi, medyo okay sila, makauwi kagad sa kanilang mga bayan, which is okay naman, gusto natin mangyari yan. Pero siyempre, kailangan natin protektahan ang buong bansa. Kasi masigurado natin na umuuwing mga kababayan natin, walang dinadalang COVID-19 sa katawan. Tandaan po natin, uulitin ko, itong Delta virus po ay nakakatakot at napakabilis pong kumalat, kumakapasok dito. Okay. Yusek, thank you so much for your time at salamat po sa mga insights, sir. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Si Undersecretary Evidencing ng DILG, siya po ang operations at mga nag-i-implement po ng mga kautusan na ating pong kalihim mula po dyan sa kagawaran po ng local government and interior and local government po natin dyan. So yun po ang most likely what will happen. Pero I'm sure, yung po mensahe po ng Pangulong Duterte sa kanila at maging sa judiciary, hindi naman, sabi nga niya, no, hindi naman tayo nagbabanggaan po. Ha? Gusto lamang hon linawin na meron po tayong national government. We need to implement mga national laws na para at least para po sa kaligtasan naman po yan ang ating pong mga mamamayan. Hindi lamang po sineseclude or pinipinpoint lamang ang Cebu dito. Pero dapat sumunod tayo lahat. Isa lamang timon natin eh. Ah, kung meron ko kayo sarili ho ninyong gobyerno ho dyan, eh kawawa naman yung inyo pong mga kababayan ho dyan. Maaring mali ang kanila pong napapakinggan at sinusunod ng mga batas ho dyan. Anyway, maraming salamat po sa pagsama. Oy, eto, mabilisan pong shoutout sa ating pong mga listeners. Si Ma'am Nancy Rimonde, good morning. Si Randy Almarines de Ocampo, sabi niya, happy birthday Sir Wiggs. God bless, pa-shoutout sa lahat ng medtech sa buong Davao, lalo na sa Buhangin District. Kay Ma'am Cates, Kates, Ma'am Thea Santos at Miss Hobson. Thank you Sir Alex. Si Cesar Lopez, sabi niya, dito sa amin may plano sila magbigay ng booster dose. Tapos every year like the flu vaccine. Uy, maganda dyan ha. Si Alan De Vera, paring Alan, good morning sa iyo. Sino ba ba? Si Mon Samson, kapi-kapi na. Mon Samson, good morning. Si Alsen Lopez, good morning. Si Jerome Rusaupan, sabi niya pa, shout out Max, get well soon. Budot, o si Junjun, prayer for your fast recovery.
si Paul Dilig, Dr. Paul Dilig. Doc, good morning. Video po, birthday greeting sa mga ni Wiggy. Oy, happy birthday rin pala kay Paul Dilig. Happy birthday, Doc Paul. Sino po ba? Si Rafael Villanueva. Kuyang Rafael, paeng. Magandang umaga po sa iyo. Si Andeng Flores. Ay, magaling na ano ito, na editor-in-chief ng The Perfect Drive. Good morning sa iyo, ha? At sa ilan po natin mga listeners, ito po sa ating pong Facebook page, si Magi, si Sue Ann Zurita Ramos, si Carl Winston Torres, good morning, si Aki Celoso, sino ba? Si Lindon Esparagosa, good morning po sa inyo lahat at salamat po sa pagtutok po dito sa IZ sa alas 6. Susunod na po ang IZ Balita Nationwide with Edwin Eusebio. Ito na po mensahe po ni Boss Edgar para po sa lahat sa ating po sabay-sabayin muna natin basahin ito. Always be the person who touches the lives and hearts of others. Be a positive light to them as you put a smile on their faces. In the end, it's not what you say that matters. It's how you made them feel that stays in their memory. Please stay safe. God bless you all. Maraming salamat po, Boss Edgar Gabango, na aming pong chairman ng Aliu Broadcasting Corporation. At kay Ma'am Sharon Tan, good morning po Ma'am Sharon. At sa inyong pong pamilya. Susunod na ang mga balita. Bye for now. Kita tayo bukas. I see. Sa alas 6.